guys, welcome back to my channel. Kayo po ba ay sawan-sawa na sa mga paghihirap? Kayo po ay kumbaga lulutuin ko kayo sa mga pampaswerte kasi kailangan po natin ng pera, lalo-lalo na sa pagsalubong ng 2020. Huwag niyo pong hahayaan na kayo po ay walang-wala, kumbaga itotodo ninyo sa handaan ang inyong pera tapos wala na po matitira sa inyo. Huwag niyo po yung gagawin, ha? Kailangan po ay balance. Marami po kayong handa o kaya may handa kayo. Pagkatapos po niyan, may pera po kayo sa inyong bulsa para isang taon po kayo may pera. Huwag niyo pong hahayaan na kayo ay lalo-lalo na kung masisimot. Kasi yan po ay kahirapan ang ibig sabihin po niyan sa susunod lalo na taon. Ngayon, kaya kayo po ay lulutuin ko sa mga pampaswerte para po swertihin kayo bago sumapit ang 2020 at kayo po ay magkamit at magbibilang kayo ng limpak-limpak na salapi para po lalong dumami pa lalo ang inyong pera sa darating na 2020. Ang video ito ay para po sa inyo. Gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play, 'cause you never feel this way. It's my lucky day. Napakarami pong pamamaraan para po tayo ay swertehin. Dati-dati ay matigas lamang ang aking ulo. Hindi ko to ginagawa kahit alam ko na. At sabi nga po ng mister ko, alam mo pala ba't ngayon mo lang ang ginagawa sa atin. Sabi ko na lamang sa kanya ay talagang hindi nakaukol dati. Kaya ngayon nangyari. Kumbaga, ngayon nakaukol kaya ito ay bumukol. Kaya nakakamit natin namin ang swerte tagumpay. At nais ko po na makamit nyo rin po ang swerte tagumpay. Kagaya po ng sinabi ko nga po sa inyo, ako po ay nananalangin lagi sa Panginoon, namamanata pa nga po ako. At tuwing mahal na araw, mga Biyernes Santo, ay kami po ay namamaybay-maybay pa sa iba't ibang simbahan. Ginagawa po namin yan. Kaya lamang ay napansin ko po ay parang kulang dahil kahit anong kayod ko, masipag po ko, gagawin ko lahat para sa aking pamilya. At alam po yan na aking pamilya, ang aking mga pinaggagawa, alang-alang po sa kanila, ay kaya lang failed ng failed. Kaya nga sabi ko noon, or kayo mga bossing kong manonood, kagaya ng iba kong bossing na manonood, ang sabi nila ay tumanda na sila sa ibang bansa, gusto nila mag for good dito sa Pilipinas, pero wala silang kakayahan. At ganun din naman ang mga salitain na masipag naman ako, ginagawa ko ang lahat, pero sa wala't wala ang aking kasipagan. Lagi daw ni hirap pa rin. Kahit daw po anong kayod nila ay hirap at hirap pa rin. At ganyan-ganyan din po ang aking sinasabi dati. Umiiyak nga po ako sa sobra ng paghihirap. Ako po ay nauumay na. At yun nga po ay nauwi sa depression. Ang sobrang, kumbaga, kakaisip ko na hindi ako masaya sa buhay po namin. Ayoko nang laging ganito. Hindi ko maibigay ang pangangailangan ng aking mga anak. Ang feeling ko ay napaka-inutil kong magulang dahil hindi ko maibigay sa kanila ang dapat ay sa kanila. Kagaya nga po, sabi ko nga po sa inyo, yung anak ko nga panganay ay lumabo na ang mata. Dahil nga daw po na nagtitiis na lamang kasi alam niya na wala kaming pera. Pero nung nagkaroon kami ng pera, ay agad-agad ko siyang pina-check up at doon namin na-discover na malabo na pala ang kanyang mata. Kaya ang grado ng kanyang salamin. Ngayon po, napakahirap talaga kung ikaw ay walang pera. Ngayon, na-discover ko sa isang tao ay kailangan pala ay may tatlo tayong gagawin para po tayo ay umasenso. Ano po yun? Manalangin tayo sa Panginoon sa sinag ng araw, sinag ng buwan. Maniwala po kayo dyan dahil yan po ang naganap po sa akin. Ang sobrang kahirapan yan po, nakapagpaahon po sa akin yung tatlong yan. Yan po yung numero uno, manalangin ka. Pangalawa, gumawa ka ng ritual. Dahil wala nga po akong kapera-pera noon, ako ay nananalangin ng taimtim at talaga namang halos umiiyak pa nga po ako araw-araw at yun eh, kada iyak ko ay nare-release naman yung lahat ng nandito mga puot sa aking kalooban. Kaya kung ako po sa inyo, kung kayo po ay maraming puot sa inyong kalooban, i-throw away niya kung gusto niyo po mabago ang inyong buhay. Dahil alam niyo po ba ang kabigatan ng kalooban ay kabigatan din ng daloy ng swerte na ating buhay. Kaya kung gusto niyo kayo ay swertehin, i-throw away niya sa malayong malayo dahil hindi niyo ikaka-asenso yan. Ikaka-depress niyo po yan at yun eh, instead na kayo po ay swertehin, alat po ang darating sa inyo.
Gamay na gamay ko na po yung mga ganyan sitwasyon. Kaya kumbaga ako, ayoko na ng mga ganyan. At kapag ako'y nakakarinig ng mga nakaka-stress, ini-ignore ko, hindi ko pinapansin. Sa isipan ko, yun ako, hindi ko ika-asenso yan. Yun nga po, may narinig akong parang may nagsasabi na tungkol sa akin, dinededma ko lang. Tapos sasabihin pa nila eh, hindi naman maganda yan, sa picture lang maganda. Eh, sino ba may sabing maganda? Eh, kayo lang nagsasabi ng gayot. Kaya hindi ko sila pinapansin. Sabi ko sa isip ko, eh, bahala kayo kung anong sabihin ninyo sa akin. Eh, hindi rin naman hiyang-hiya naman ako sa itsura ninyo. Charot. Hindi, yung meron po kasi ako naringgan na ganyan. May nakapagsabi na, ayan, si Apple, ganyan-ganyan. Yung po pala, chinichismis na ako. Ay, Diyos ko po, hindi ko naman sila inaano at hindi ko nga sila mga kakilala. Yung po pala ako ay chinichismis, nakarating yung sa akin. Pero inignore ko lang. Tahimik, wala sila sa akin na dinig dahil mahirap namang salita, di ba? Kagaya na sabi ko nga po sa inyo, yung pong binababa ng kapwa-tao ay tinataas ng Panginoon. Ay, good luck na lang sa kanila. Kaya kung kayo ay nakarinig ng ganyan, dead mahin nyo na lamang, kagaya ng mga ibang bossing ko manunod, ay nakakarinig na kung ano-ano sa ibang tao, dinidibdib. Eh, Diyos ko, walang mangyayari dyan. Hayaan nyo sila. At maigit sila ay okay. At sila po ay namimintas ng iba. Diba, no? Eh, kamusta naman ang kanilang buhay, diba? Kaya kailangan huwag nyo silang papansinin. Kumbaga, kung kayo ay magpapa-apekto sa mga ganyan tao, aba, edi, kayo po ang nawalan. Kasi po, malalahiran din kayo kung ano po sila. Eh, ganun, magiging ganun ka din. Gusto nyo po ba yun? Marami akong nakita na ganyan. Marami akong nasaksihan ng mga namimintas. Pero in the end, ay mas matindi pa ang nangyari sa kanila. Kaya, wag na wag po tayo mamimintas. Hayaan po natin sila na tayo ibaba. Ang lagi nyo nga pong tatandaan, ay kung kayo po'y binaba ng kapwa nyo tao, ay tataas tayo ng Panginoon. Hayaan nyo na lamang sila. Ngayon, dito po tayo kung saan tayo uunla. Dahil itong aking ituturo sa inyo, ay itong naging dahilan kung bakit po nagsunod-sunod ang swerte ko. Na napakarami nga po nagtatanong sa akin, Apple, paano mo na-achieve yan? Paano ka nagkaroon ng ganyan? Eh, di ba't ganyan ka dati? Bakit ganun? Anong nangyari? Anong ginawa mo at nabago? Mga ganyan-ganyan. Lalo-lalo na naganap na ang okasyon dito sa amin. Dahil dati-dati nga po, any cake, eh ako'y nanghihingi pa lamang. Pambili ng cake yung isang roll na ganyang haba. Ayan, kapag may pera, doon ako nabili sa Goldilocks. Kapag walang pera, doon lamang sa Alvarez or kaya sa mga simpleng bakery lamang. Basta lamang may maiblo ang aking anak. Marang may mairaos kahit maliit na cake lamang. Naranasan ko po yan. Ngayon, at dahil sa ang laki nga doon ng pagbabago at naa-amaze sila kung saan ko daw po kinuha ang pera, aba, nagtatanong nga po sa akin kung ako daw po yung nagpapa 5-6, ay ako yung natatawa na lamang sa kanilang mga sinasabi. Basta sabi ko sa kanila, manood kayo ng aking video at doon yung malalaman ang lahat. At nung nanood sila ng video, ngayon sila ay mga bossing ko na rin manonood. Dahil sila po ay kumbaga nagugulat sila, lalo-lalo na yung mga nakakilala talaga sa akin, na ultimo makain ay wala talaga. Na kung tawagin niya yung mga hampas lupa, ayan na dati, ganun po tinatawag po sa akin. Talagang sagad-sagaran, hanggang buto talaga. Pero yun nga po, kaya sabi ko nga po sa inyo eh, kung sino pong ibinababa ng kapwa-tao, ay siya itinataas ng Panginoon. Kaya alam po nila yon kung sino-sino sila mga nang husga sa atin. Pero hayaan na lamang, kasi alam ko naman na kung halimbawa ikaw nga eh, binababa, itataas ka ng Panginoon. Kaya yan ang nagaganap sa atin. Ngayon, ito po ang mga ginawa ko, mga ritual para po umasenso po tayo, para po magdire-diretso ang swerte. Dahil ang dami nagtatanong sa akin kung ano ang mga pinagagagawa ko. Ito na lang ang na-discovery ko sa tao na kailangan po talaga ay meron tayong tatlo nito. Kasi meron na ako ng dalawa. Ito lang ritual na ito ang aking ginawa. Ay agad-agad kong nakamit ang swerte, tagumpay. At hindi lamang po sa larangan ng, yun nga, ang daming tatanong, ang daming nga daw po nasuporta, ano daw po mga sikreto ko. Sikreto ko ay itong ritual at ganun din sa aking negosyo na talagang nagdire-diretso at talagang nag-boom. Na hindi ko inaasahan na dati-rate ay lagi po akong lugi. Pero ngayon ay talaga naman nakakamit ko ang swerte dahil din sa sipag at tiyaga. Ngayon, ano-ano po ang mga ritual natin dapat gawin para po tayo ay swertehin. Kung gusto po natin mabago ang ating buhay, gawin po natin to ng concentrate at with feelings ang pagganap at wala po kayong sama ng kalooban. Dapat po, inire-request ko po sa inyo bago po kayo gumawa ng kahit ano ritual,
Kailangan wala muna kayong sama ng loob, ha? Baka po kasi marami kayong sama ng loob, yan po ay possible ay hindi po matutupad. Kung ano man ritual lang inyo pong wini-wish, kailangan wala kayong sama ng loob. Kasi yan po ang ginawa ko, itinuro-away ko po muna yan bago saka po ko gumawa ng ritual. Ano-ano po mga kailangan natin? Kailangan po kasi natin ng chamomile na bulaklak. Maghanap po kayo sa palengke sa may bayan. Sa mga nagtitinda ng mga bulaklak po doon, ay kamumura lamang po ng chamomile. Mura lamang po na bulaklak yun. Mahal po ay sunflower. Yung mga isang bukang ganyan, isang malaking bulaklak. Mahal po yun. Pero yung mga chamomile, mura lamang po yan. Tapos kailangan din po natin ng rosemary. At kailangan natin ng cup ng tubig. Kahit kalahati lang ng nasa jar na clear jar. Mas maganda clear lagi. Pagkatapos po yan, ay isulat po natin ang date kung kailan natin ito gagawin. Buong pangalan natin at lahat ng petition natin, mga pangarap natin na matupad po lahat-lahat doon na wala po niyong gagamitan ng sana, ha? Kasi alam niyo po ba ang mga gumagamit ng sana, possible po yan hindi matutupad ang inyong wishes. Sabi nila 50-50, pero para sa akin possible ay hindi. Kasi parang alam niyo po ba, di ba yung halaman nakabunot kayong, di ba may istorya yung sa genie, yung pinakawala mo siya doon sa ano at lahat ng tatlong wishes, lahat ng mga wishes may magagrant, ikaw naman ay gumagawa ng petition, ibig sabihin ng ritual, ikaw ay gumagawa ng ganito, kumbaga ikaw ang masusunod. Kaya kailangan walang sana, kasi kapag ka may sana, possible hindi po yan magagrant. At numero uno, wala naman pong bayad ang ating mga wishes, kaya kailangan ay mati ka agad, gusto ko yumaman, pagkalooban mo ko ng maraming pera, pagkalooban mo ko ng magandang bahay, pagkalooban mo ko ng magarang sasakyan, pagkalooban mo ko ng lahat ng mga pangarap ko ay matutupad. Yun po, alam niyo po ba nung kaya ako po naalaman na mga ritual ko ang naging dahilan? Dahil po, ang dami kong wishes doon, pagkatapos nung binuksan ko po yun, napaiyak po ako dahil ang unti na lang na hindi natutupad doon, halos lahat ay natupad na yung mga pangarap ko. Kaya sabi ko, Diyos ko po Lord, salamat, at lahat ng mga pangarap ko ay natupad sa pamamagitan ng mga ganito ritual. Or pagkatapos, tutupiin niyo po siya, at pagkatapos ilalagay niyo doon sa jar na malinis na may tubig, at doon ay isa-isahin yung ganyan, or kaya alisin niyo yung mga petals. Ang bibili niyong chamomile, mga 7 piraso asong chamomile, sa tapos alisin yung ganyan, ilagay nyo po yon sa mismong tubig do sa may jar, tapos isang ganun lamang, isang sanga lamang ng rosemary, ihuho nyo po yon at ilagay nyo po doon, at pagkatapos ay bubulungan nyo po itong ating jar na lahat ng mga pangarap po ninyo na nakaharap sa may silangan 6:37 hanggang alas 8 ng umaga Tuesday or Friday ang pagganap. Ibubulong nyo po ang inyo po mga pangarap habang patingin-tingin po kayo sa araw, at sabihin nyo po lahat ng mga pangarap nyo ay matupad. Tapos kunwari may diilipat nyo po dito kasi dadaklutin nyo, halimbawa parang may dinadakot kayo sa inyong sarili na itinatapon nyo na lahat ng kamalasan nyo dun sa malayong malayo, sabihin nyo huwag ka nang babalik kahit kailan, tinatapon ko na ang aking lahat ng kamalasan, ganyan po isasabihin ninyo. Pagkatapos po niya, pagtapos na inyong kahilingan, ay hihipan nyo ito ng 3 beses na babanggitin nyo ang tunay ninyong pangalan. Ganun po, hihipan nyo yung loob ng jar. At pagkatapos po nito, ilalagay nyo po ito sa may silangan. Ayan po ang ginawa ko. Good for 1 month po yan. Tapos nagawa po muli ako ng panibago. Basta antabayanan nyo po yun. Tingnan nyo po kung ano-ano yung mga matutupad dyan. Basta think positive. Alam nyo sa inyong kalooban na kayo po ay suswertehin. Dahil kung anong ating iniisip, yan po ay magaganap. Kagaya nga po nung kinuwento ko nga po sa inyo, na may nag-utos po sa akin, nagpagpunta daw po ako sa albularyo at ipatawa siya. Ang dami ko po kasi ginagawa. Ako pa talaga ang naatasan na utusan na ganon. Di kunyari sinabi ko na, susundin ko na ho kayo. Sabi ko, siya, ako'y pumunta na. Kunwari, makaraan ng mga isang oras. Ako'y pumunta na. Sabi, napatawas ko na kayo. Inisip po niya na siya po ay napatawas na. Kaya sabi po niya, ayan, maganda na ang pakiramdam ko. Kasi inisip niya, di ba? Pero sabihin mo na hindi ka nakapunta, lalala pa yun ko. Yung kanyang masamang pakiramdam, sasabihin niya, ayan, kasi hindi ka nagpunta, lumala tuloy ang aking sama ng pakiramdam. Ako pa masisisi nun. Nung sinabi kong ano, abay, gumaling na kagad. Kaya sabi ko nga po sa inyo, kung anong ating iisipin, yan po ay magaganap. Kung anong lagi nating sasabihin, yan po ay magaganap. Kaya huwag na huwag po kayong dadaing, dahil yan po ay magaganap. Kung ayaw po'y daing ng daing, ay lalo pa madadagdagan pa ang problema ng inyong dinadaing. Kaya kung halimbawa hindi naman tunay, lalo-lalo na huwag niyong sasabihin, dahil yan po ay magkakatotoo. Yun lang po guys, salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!